Good morning, Kabanderang Paul. Friends and family. Okay, magandang umaga din po sa inyo. Si Ma'am Lilia Morales. Arlene Vitala Canonico Tolentino, magandang umaga. Alicia Estrada, good morning sa ating lahat. Nanonood po ako mula dito sa Saudi. Binabati ko ang Estrada at Telesporo Family diyan sa bayan ng Nara. Okay, puntahan muna natin mga kaibigan bago natin ipagpatuloy yung mga pabati po natin, mga shout out. Yung bayan po ng Rizal, si Kabanderang Jay Gamelo. Alamin natin mga kaibigan yung itinatakbo ng investigasyon ngayon kay Engineer Gregorio Baluyot diyan po sa bayan ho ng Rizal. Kabanderang Jay, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Samantala sa update natin, kaugnay sa tumatakbong investigasyon, nagpapatuloy ang malalimang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station kaugnay sa pagkakapaslang kay Municipal Planning and Development Coordinator Engineer Gregorio Baluyot. Matatandaan, gabi ng Biyernes, bandang alas 10:30, habang nagpapahinga si Baluyot sa kanyang tahanan sa Purok Mahogany, Barangay Punta Baja, kasama ang malapit niyang kaibigan nang bigla itong pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect. Gamit ang hagdan at inilusot nito sa awang ng pader ang baril at doon isinagawa ang pamamaslang. Sinubukan pang dalhin sa pinakamalapit na pagamutan si Baluyot. Ayon sa attending physician nito na si Dr. Pennsylvania Baluyot, na anak mismo ni Engineer Baluyot, ay critical na ang kondisyon nito dahil sa apat na tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Nagpa siya ang pamilya nito na dalhin sa lungsod ng Puerto Princesa, pero sa kasamang palad sa bayan ng Quezon pa lamang ay nalagutan na ito ng hininga. Samantala, sa panayam ng Radyo Bandera sa Rizal PNP, isang gabi bago mangyari ang pamamaril, may dalawang lalaking namata ang umaaligid umano sa bahay nito. Dagdag pa ng pulisya na sa ngayon ay may sinusundan na silang person of interest at patuloy ang isinasagawang malalimang investigasyon. Na-recover din sa crime scene ang apat na basyo ng caliber 9mm. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Magbano Gamilo para sa pinakarespetado sa news in current affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Jay, good morning. Good morning, Kabanderang Paul. Okay, nabanggit mo meron ng mga sinusundan na persons of interest yung PNP, Kabanderang Jay. Yes, tama ka dyan, Kabanderang Paul, meron na. Okay, so kumpirmado 9mm yung ginamit dito kay Engineer Baluyot. Yun kahapon na, Kabanderang Paul, ang pagtatanong natin doon sa PNP Rizal, at yun ang sagot nila na recover nila doon sa crime scene na caliber 9mm nga. At doon kaugnay naman doon sa sinusundan ng PNP Rizal na person of interest, sa ngayon ay hindi pa nila maaaring i-detalye yung kanilang lead kaugnay doon nga sa person of interest, para na rin daw hindi maapektuhan ang investigasyon na kanilang kinakandak. Pero nagbigay naman ito ng assurance, Kabanderang Paul, na natapos na nila ito at mayroon na silang suspect, ay exclusive na ibibigay nila sa Radyo Bandera ang information, Kabanderang Paul. Okay. Yun ang magandang pakinggan dun, yung mayroon na silang sinusundan na persons of interest o mga persons of interest kaugnay sa mga kaugnay dito sa pamamaril kay Engineer Baluyot, Kabanderang Jay. Yung tawag dito, yung hagdanan ba na yan? Matagal na dyan? Dala ng mga suspect? Kabanderang Paul, ang storya noon, yung hagdan na yun, Kabanderang Paul, ay pagmamayari ng kabilang bahay. Yung kabilang bahay na yun, Kabanderang Paul, ay pagmamayari ng dalawang matanda. Siguro ang edad ng dalawang matanda na yun ay nasa 85 pataas na. So ang kwento ng mga anak ng dalawang matanda na yun ay yung hagdan na yun ay nasa ilalim ng bahay ng kanilang mga magulang, at yun ay ginamit ng pagpanday o pagkumpuni doon sa bahay ng dalawang matanda. Subalit ito nga ay matatanda na, so hindi nila naramdaman na yung hagdan na yun ay kinuha pala ng mga itong suspect, at doon ay ginamit sa pagpaslang doon sa bahay mismo ni Engineer Baluyot, Kabanderang Paul. Oo. So matagal na yun doon sa ilalim, sa silong ng bahay, na ginamit din yung hagdanan na yan para makumpuni yung bahay ng mag-asawa. Tama. Tapos hindi nila alam kung paano ito nakuha ng mga suspect.
Oo, tama ka Banderang Paul. Pero ayun, and oo, tama. Pero ayun ano sa mga kapitbahay, sa pagtatanong-tanong din natin ano dun sa mga kalapitbahay ng Engineer Baluyot, ay ilang araw, ano, ilang araw bago mangyari yung insidente, ay may mga nakikita na sila umanong paaligid-aligid ano doon sa paligid ng bahay ni Engineer Baluyot. At yun nga, ay dahil nga sa sunod-sunod na brownout dito, ano, sa bayan ng Rizal, meron pa daw na kung saan ay yung sa shop sa labasan banda ng bahay ni Engineer Baluyot ay nakita nila or nagamit ang flashlight ng anak ng mismong may-ari ng shop, na kita niya daw na may dalawang lalaki ano na naglalakad doon sa may gilid o sa may harapan ng gate ni Engineer Baluyot. At nang flashlight niya daw ito, natamaan ang flashlight ata, ay biglang kumuripas ata ito ng motor palabas. Okay. So talaga naman, talagang matagal na ito palang pinagplanuhan din. Hindi lang ito ganun kadali na ginawa. Ha, yung pagpaslang kay Engineer Baluyot. Maraming salamat, Kabanderang ano, Kabanderang Jay. Maraming salamat at magandang umaga. Bandera Live Report. Alas 5:25 ng umaga. Magandang umaga muna kay Anita Rubio Valladares. Gandang umaga, Sir Paul. Pakibati, happy fiesta ng Patron Santa Cecilia and Calategas, Nara, Palawan. Viva Santa Cecilia. Salamat po. Magandang umaga sa inyo, sa mga taga Calategas. Si Juby Sumilak Sumaling. Good morning, Sir Paul. Magandang umaga rin po. Pasren Fauci Makasuhot. Magandang umaga po. Leia Liamas Dilioson, magandang umaga po sa inyo. Puntahan natin yung bayan po ng Rizal. Ng Rizal, galing na tayo doon mga kaibigan pala, no? Ito muna, yung bayan naman ng Nara. Ilang barangay sa bayan ng Nara nagsagawa ng misa para ipagdasal ang laban sa COVID-19. Kabanderang Spark Sassy, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Sir Paul, sa buong Pilipinas. Sana matatapos na yung mga traidor. O yun, talaga naman matindi to. Parang may pinaghuhugutan. Sinabi ko na, noong una pang may binaril na dalawa pa na ano to. Sana makarating sa Malacanang kasi masasanay na yan sila. Okay, maraming salamat. Mercy Muralion, good morning Sir Paul, morning Palawan, watching from Maribeles, Batangan. Maraming salamat. Silvestre Sarmiento, Barangay Kadahog, Lauan, Antique, good morning. Emeline Lucero, good morning. Presilia Innocente, Innocencio Talibay, good morning. Idol, sa Barangay Santa Monica, nanonood raw sila, maraming salamat. Eto, okay na yata. Yung linya ni Kabanderang Spark. Balikan natin. Magandang Spark. Magandang umaga, Kabanderang Spark. Bandera Live Report. Kabanderang Spark. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Maliban sa tinapasapat ng health policy applicationary measure at health protocol sa bayan ng Nara para labanan ang COVID-19, nagsagawa rin ang misa ang ginamang barangay sa naturang bayan na partikular na sa may bahagi ng Barangay Panakan para idaan na sa pagdarasal ang kalagayan ngayon ng bansa laban sa paglaganap ng coronavirus. Ang naturang misa ay ginanuhan din ng matataas na leader, partikular na itong si ex-officio liga ng mga barangay na may board member, Ferdinand Inang Sabalya. Dumating rin sa maturang misa ang mga barangay official at mga residente na iba't ibang karating barangay. Layunin ito na inapit pa sa Panginoon na ang kalagayan ng mga mamamayan na hindi lang sa lalawigan kundi sa buong bansa na pinamahan na ng COVID-19 na naniniwala ang mga opisyal na malaki ang maitutulong na ang makaintim na panalangin upang gabayan na ang mamamayan at mga leader ng bansa upang magawa ang mga dapat na hakbang upang labanan ang patuloy na paglaganap ng coronavirus sa bansa. Report mula sa Radyo Bandera Nara, Spike Safi para sa pinaka-respect. The news in current affairs, Bandera News Business. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Spike.
Ating oras, alas 5.29 na po ng umaga. Mga kaibigan, magandang umaga pa rin sa mga nakatutok sa atin. Joby Sumilak Sumalinong. Si, ano to? Si Fon Tinyosa. Baliktad-baliktad kasi mga pangalan nila, kabanderang bong eh, no? Ano kaya kapag baliktad yung pangalan, wag nating basahin? good morning daw, watching from Kuwait, Rebecca De Baudin. Good morning, si Rene Maluloyon, gandang umaga Sir Paul. Dave Escoton, good morning Sir Paul, batiin ko lang po ng happy birthday ang aming ina. Happy birthday kay Nanay Beng Escoton. Salamat po si Nanay Beng Escoton. Happy birthday po sa inyo. Rolia Rayan, good morning. Watching from Riyadh. Shout out po dyan sa Barangay Tarusan, Batarasa. Sitio, ano to? Sitio Naranara. Gandang morning po sa inyong lahat. At dyan sa bayan ng Batarasa, kay Ate Ging Alvarez. Magandang umaga po. Roda Seriaco, magandang umaga. Bandera, magandang umaga rin po. Nel Galiardo, good morning, watching from Nara. Si Danny Hasmin, watching from, ano to? Watching daw, Bandera, reports morning edition. Pabati kami dito sa Yub Restaurants. God bless, maraming salamat. Jan Batikados, good morning, Idol Paul. Pa-shoutout dito, Hapit Anay, Dagumboy, sina Jovelyn, Marimar, at Ate Inday. Thanks and God bless. Evelyn Gonzalez, magandang umaga rin. Michelle Gabuco, Pactor, Lagan. Morning po, Kuya Paul. Pa-shoutout dito ang Lagan family sa... May ano to? May Tigid. Ang Factor family din po. Nanonood po. Mitch Lagan po ito ng Kalabadiang Taytay, Palawan. Ang gulo, ang hirap basahin. Talaga. Ating oras, alas 5.31 na po ng umaga. Mga kaibigan, oras hatid po sa atin ng Nature's Medics Center for Alternative Medicine. Mga kaibigan, para makaka-avail ng libreng check-up at libreng konsultasyon, pumunta lang po kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa. Mga kaibigan, magsuot po tayo ng face mask. Hanapin natin si Doc Glenn Sanico. Nature's Medics Center for Alternative Medicine. Magbabalik po ang Bandera Report Morning Edition. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radio, i-bandera mo! Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agaram. Basta Radyo, i-bandera mo! Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta Radyo, i-bandera mo! Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman.
i-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, Basta Radyo, i-bandera mo. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson, Basta Radio. I-bandera mo! Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabandarang Ludi Bello, Basta Radyo, i-bandera mo. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radyo, i-bandera mo! Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agaram. Basta Radyo, i-bandera mo! Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas po sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta Radyo, i-bandera mo! Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, Basta Radyo, i-bandera mo. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson, Basta Radyo. I-bandera mo! Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman.
I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabandarang Ludi Bello, Basta Radyo, i-bandera mo. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radyo, i-bandera mo! Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agaram. Basta Radyo, i-bandera mo! Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta Radyo, i-bandera mo! Ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Mga kabandera, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports Morning Edition. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagkalapon ng ating mga balita mula sa labas ng himpilan, mga kaibigan. Alas 5:41 ng umaga, yung bayan po ng Brooks Point. Mga gwardiya ng Ipilan Nickel Corporation muli na namang mapaalis o pinapaalis ng grupo ng mga magsasakas sa lugar ng New Panay, Barangay Maasin, dyan po sa kanilang bayan. Detalye ng balita, kabanderang Lori Deza, Radyo Bandera Brooks Point, i-bandera mo dahil. Bandera Live Report. Muli namang pinalaya sa mga makukulit na gwardiya umano na Ipilan Nickel Corporation sa mining site ng mga samahang magsasaka nitong nakaraang Biyernes. Matapos itong pilit na pumapasok pa rin umano sa area na inaangkin ng kumpanya sa New Panay Barangay Maasin sa bayo ng Brooks Point. Sa nakalat na news team sa grupo sa pangunguna ng kanilang presidente na si Ginoong Rudy Catalunya, anila buong pwersa nilang ipinalabas sa area ang mga nasabing gwardiya upang hindi na ito makapagpatuloy pang magsagawa ng anumang activity o hindi na makapagpatuloy pang manira ng kabundukan at pamutol ng mga puno sa lugar na alam ng mamamayan na walang karapatan ang mga ito at wala rin maipakit ang anumang legal na dokumento. Samantala, bagamat may naipalabas sa gwardiya, may ilan pa rin natira na sila matigas ang ulo umano na patuloy itong nagbabantay o nagmamatsyag sa labas ng area. Mula sa Radyo Bandera, Brooks Point, Royal Sandides, sa para sa pinakarespetado sa news anchor on the beach, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Good morning. Maraming salamat, kabanderang Lore Deza, mga kabandera live mula po dyan sa bayan po ng Brooks Point. Gandang umaga muna sa mga nakatutok pa rin sa atin ngayong umaga, si Daryl Sahil,
Good morning, Kabanderang Paul. Pabati ng family sa Hill, dyan sa may barangay in Dalawan, Balabac. Watching from Sudat, Sabah. Kudat, Sabah, Malaysia. Talaga naman, oo. Si Roy Tormo. Good morning, Kabanderang Paul. Sana mahuli na yung pumatay kay Atty. Magkamit. Salamat po. Maraming salamat. Arvel Hidalgo. Good morning, Idol. Pabati naman si Mama na nakatutok ngayon. Salamat po. Si Nanay Evelyn Hidalgo. At saka si Tatay Arsenio Hidalgo. Magandang umaga sa inyo. Puntahan natin, mga kaibigan, yung bayan ng Coron, Kabanderang Glor Gueles. Good morning. Bandera, good morning sa ating mga kaibigan. Mamara pa rin dyan sa lalawigan ng Palawan, Palawan del Norte, at dito sa Calamianes, Trubuk Island. Unti-unti nang humuusad ang sanitary landfill project ng LGU Coron na matagal ng proyektong ipapalit sa open dam site ng Coron na nasa sitio Bukal-Bukal, Barangay Guadalupe. Kamakailan ay nakipagpulo ang iba't ibang committee head ng Sanggunian at department head ng Coron LGU kasama ang DNR personnel at mga sa mga elder ng katutubong Tagbanwa sa Barangay San Nicolas, Coron Palawan, kung nasaan ang lokasyon ng gagawing sanitary landfill. Ayon kay Engineer Mark O'Hell ng DNR-END at S. Belucho, Rios Sabantoy, Chairman ng Committee on Infrastructure, pumayag na ang mga tribong Tagbanwa na ituloy ang proyekto dahil nauna nang nag-issue ng pre-prior informed consent ang NCIT para masimulan ang proyekto. Ang pagbubukas ng sanitary landfill sa Barangay San Nicolas ang ipapalit sa open dump site na patagal nang ipinapasara ng DNR dahil sa paglabag nito sa provision ng Republic Act 2003. Samantala, eco-waste farm naman ang planong gawin ng LGU Coron sa mababakanting open dump site na nasa Barangay Barangay Guadalupe, Sitio Bukal-Bukal. Yan ang report mula dito sa sobrang init na bayan ng Coron, Lugar na Baguelia, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Glor Gueles, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan ng Coron. Parang press na press si Kabanderang Glo ngayon, ano? Sabi ko sa'yo, Kabanderang Glo, eh, tama talaga sinabi ko, masarap sa pakiramdam kapag naliligo. Hindi, biro lang, naliligo naman yan, kayo talaga. Malamig yan talaga, mainit ngayon sa Coron. Maagang maaga pa, kaya aga rin talaga naka-press na press ngayon si Kabanderang Glo. Alas 5:46 ng umaga, Casco Gonzaga, Telma, good morning, mabuhay. Sir Paul, mabuhay po kayo. Ay, oo. Talagang dapat mabuhay muna ako. Talaga naman, oo. Maraming salamat, ha. Terence Angelo, good morning. Alfredo Roa, good morning. Pabati ng Roa family dito sa bayan ng Nara. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Si Noel Rambonga Radam. Good morning. From San Vicente naman. Good morning. Si Apolion Vasquez. Si Apol. Si Tukayo. Good morning. Dennis Opiasa Bilyaza. Good morning, Kabanderang Paul. Good morning. Ayan, good morning din. Good morning. Arceli Rioviros. Kabanderang Bong, sinyasan mo lang ako, ha. Good morning. Kung meron ka pa bang makukontak, good morning muna kay Kabanderang Kaiser Gomez. Magandang umaga kay Kabanderang Japet. Nasaan na kayo? Ay, mga kaibigan, talaga naman, oo. Alas 5:48 ng umaga. Talaga naman, wala na tayong oras, Kabanderang Bong. Si Arceli Rioviros, good morning. Watching from Coron, Dennis Opiasa Balyesa, magandang umaga. Elizabeth Ambrono Makinag, Michelle Gabuco Factor Lagan, magandang umaga. Si Bunggo, magmaneho ka, magingat ka, ha, Bunggo. Good morning sa lahat ng nakikinig ng programa ng Radyo Bandera. Salamat.
Roy Turmo, Tit Saguno, Yay Estrada, Magalay, si Jeju Marrom, si Grace Cantena. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nakatutok at hindi tayo hiniwan hanggang sa dulo ng ating palatuntunan. Mga kaibigan, susunod na ang programang Bandera Balita ngayon. Makakasama po natin si Kabanderang Louis La Rosa at si Kabanderang Gerald Gales. Huwag tayong pipihit, mga kaibigan, ha? Mga maiinit na usapin na mga mapag-uusapan ho ng dalawang ito. Pagkatapos lang ho ng programa natin, ilang commercials lang po yan. Pagkatapos, ayan na sila, ha? Mga kaibigan, si Kabanderang Louis La Rosa at Gerald Gales. Sa ngalan po ng ating mga nakasama dito po sa punong impina ng Radyo Bandera Puerto Princesa, Bong Nemenyo, Kabanderang Axel Bon Obaredes at si Kabanderang Ken Dancil. Sa bahaging technical po yan, radyo at telebisyon, siyempre magandang umaga pa rin po. Pahabol daw si Sally Tasa Pantalita. Ayan, malakas daw yung radyo dito sa kanila sa Moreno. Sa ngalan din po, siyempre ng aming news director, Kabanderang Michelle Urindain, station manager, Ka Louis La Rosa. Opo ang inyong lingkod, nakasama sa loob ng isang oras na balitaan. Kabanderang Paul Henderson, nag-iwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohayo gozaimasu, Pilipinas.